ginagawa mo dito? Diba sinabi ko sa'yo, tumakas na kayo, umalis na kayo? Diba sinabi ko sa'yo, susunod na mapalaban ka. Hindi na kita hayaan mag-isa. Nagkaka-anxiety na ako. Baka ikanta ako ng kapulong breakaway group. Then it's going to be the end of my career. Siya ang utak ng assassination attempt mo. Siya rin ang nag-finance sa kapulong breakaway group para atakihin ang buong pamilya niyo. Patawarin niyo ako. At pinairal ko yung galit ko. Sana hindi nangyaring o umabot ng ganito. May nasagap akong balita na nagising na si Atty. Domingo at nandun siya ngayon sa palasyo. What? Oh my God! Sino yung kasama ng nanay mo? Ay, wala tay. Wala to. May tinatago ka, no? Wala tay. Hindi, hindi tay. Kasi may sinad lang sa akin picture si Lloyd. May kasama si nanay. Kakilala niyo daw. Si Mang Anastasio. Ah, si pareng Anastasio. Mm-mm. Mabait na tao yan. Oh? Tay, bakit parang iba yung reaction nyo? Hindi kayo nagsaselos? Nagsaselos? Konti. O sige nga, Tay. Tatanungin kita. Kung merong makilala si nanay na single, tapos mabait, papayag ka, naligawan siya? Alam mo, anak, nasa nanay mo naman yan eh. Sa akin lang, kung masaya siya, edi masaya rin ako. Tay, hindi ka ba natatakot kung papalitan ka ni nanay? Sino may sabing papalitan? Alam mo, lahat ng mga alaala namin ng nanay mo ay nakaukit na sa puso at isipan namin. At wala nang makakaalis nun. Alam ko naman, na mula nung nawala ako sa nanay mo, nag-iba na yung kanyang ngiti. Kaya, magiging masaya ako kung makita ko nanay mong umiti ulit kahit na hindi ako ang dahilan. Tay, mahal na mahal mo talaga si nanay, no? Oo naman. Conrad, kakasuhan na ng Justice Department si Senator Trinidad. Pagbabayaran na niyan lahat ng mga kasalanan ginawa niya. Utang ko sa iyo ang buhay ko, pati ang aking pamilya. Kung hindi dahil sa kabayanihan mo, malamang wala na kaming lahat dito. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Conrad. At sa'yo din, Val. Maraming salamat po, Sir. Elodie. Sir, magpapagaling lang po ako. Babalik po ako agad sa serbisyo. Hindi po ako titigil na protektahan kayo at ang pamilya nyo dahil pamilya rin po ang turing ko sa inyo. Maraming salamat, Conrad. Salamat, Conrad. Kami din. Pamilya din ang turing namin sa inyo. Kuya! Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko at sa mga apo ko. Hindi ko lang sinasabi, pero believe ako sa iyo. Maraming salamat po, Ma'am Blisilda. Conrad! Yes, si Conrad! Yes, si Conrad! Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na dadalaw kayong lahat dito. So, Yesi, wala ka naman sinabi. Actually, ako ang nagpapunta sa kanila dito. Bakit?
Nung nakikipagbarilan tayo sa hotel, na-realize ko, akli pala ng buhay. Anamang oras, pwede may mangyaring masama sa akin. Pwede ako mamatay. Ayoko na mag-aksaya ng oras. Gusto ko sulitin ng bawat sandali na kasama ka. Mapayag ka ba? Magpakasal tayo ngayon, dito. Pero Conrad, nakaschedule na tayo sa simbahan. Siyempre, kakasal tayo sa simbahan. Pero sa ngayon, dito muna. Pero, Conrad, wala tayong pare. Val, huwag kang mag-alala. Ayon sa family code, maaaring magkasal ang isang mayor tulad ko. Lalong-lalo na nagsuot ako ng barong para sa araw na ito. Thank you, Mayor. Pero Conrad, paano yung mga abay? Siyempre, Val. Ako ang maid of honor mo. At ako naman ang best man mo, Conrad. Bridesmaids! Camille, tenant po lang groomsmen! At kami naman ang mga witnesses! At siyempre, ako naman ang ninang. Sagot ko na ang honeymoon niyo. Saan niyo gusto? Sa US? Ooh. Sa Paris? Ooh. Ah, alam ko na. Around the world. Ano? Pero paano yung rings? Kung sing-sing lang ang pinag-uusapan, eh, ito na. Ano? Babae ka na ba? Kompleto na lahat, eh. Ano ang magagawa? Sige na nga! Bago ang kiss. Bago ang kiss. Ako mag-officiate. So, looks like we have a wedding. Mga kasama, masasaksihan natin ngayon ang pag-iisang dibdib ni Conrad at ni Val. Manalangin tayong lahat para sa kanilang tatahaking buhay bilang mag-asawa. Upang ang kanilang pagsasama ay maging matatag at makabuluhan. Captain Conrad Enriquez, tinatanggap mo bang kabiyak ng iyong puso itong si Lieutenant Valerie Cañete? At handa ka bang ibigay ang iyong buhay sa kanya bilang asawa mo? Yes, Mayor. At ikaw naman, Lieutenant Valerie Cañete. Opo, Mayor. Lieutenant Valerie Cañete, tinatanggap mo bang kabiyak ng iyong puso itong si Captain Conrad Enriquez? Handa ka bang ibigay ang iyong buhay para sa kanya bilang asawa mo? Yes, Mayor. Congratulations, Mr. and Mrs. Enriquez. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal!
Ingrid, anong ginagawa mo dito? Nga, nagpapahangin lang ako. Melody, I want to thank you for giving me so many chances. Ngayon, alam ko na kung bakit mahal na mahal ka ni Glenn at ng mga bata. It's because you have such a big heart. Alam mo, Ingrid, masaya din ako na nagkasundo tayo. Hindi rin naman makakatulong kay Nicole kung nag-aaway pa rin tayo kapag malaki na siya. Napaka-selfless mo. And I admire you for that. Alam mo, sa totoo lang nung una kita nakita, sobrang hinahangaan kita. Sabi ko pa nga kay Glenn, Glenn, ang ganda niya, no? Ang talino, mukhang sofistikada. Sana maging katulad mo ko. Can we be friends, Melody? Ingrid. Oo naman. Hindi lang dahil kay Nicole. Gusto talaga kitang maging kaibigan. Ingrid, hindi kita pipilitin na, pero pwede mo ba kaming tulungan para mapakulong si Senator Allegra? Wait, Melody? Dok, Dok, kumusta po? Have you been monitoring your monthly period? Opo, Dok, mga 4 weeks na po akong delayed. Pero hindi ko po pinapansin kasi irregular naman po talaga ako. Saka, nabisip po kasi ako sa pangangampanya. Eh, kanina po, nahilo ako kaya nag-decide na po ako na magpa-check up. Well, I'm sure matutuwa ka sa ibabalita ko. Based on your urine and blood tests, you're pregnant. Congratulations po! I'm really sorry to say, Melody, but you are experiencing false pregnancy. Sorry. Dapat mag-sorry. For your baby, congratulations. Having PCOS does not mean that you can't get pregnant. Pero isa ito sa most common causes of infertility in women. About 70% of women na may PCOS ang nahirapang magbuntis. Sorry, Glenn. Bakit po, madam? May problema po ba? So, totoo lang, Dok. Gustong-gusto ko na po magka-baby. Kaya lang po, natatakot na po akong maniwala, Dok, eh. Ayoko na pong ma-disappoint ulit. Alam niyo naman po yung nangyari sa akin noon, di ba po? Nagka-false pregnancy po ako. I understand, Madam First Lady.
kung gusto mo talaga makasigurado, let's wait for at least 2 more weeks and then I'll schedule you for a prenatal ultrasound. Okay? Maraming salamat, Doc. Yes, you too. Sir. Nasaan si Melody? Sir, na-follow up ko na po. Let me just check. Sir. Mahal ko. Ma. Melody. Pag ngayon ka lang, is everything all right? Okay ka lang? Oh, okay lang ako. Sorry na late ako, may inasikasa lang. It's okay. Thank you, Jesse. Well, I'd like to announce to everybody that ready na mag-testify si Attorney Domingo against Senator Trinidad. According to her, meron siyang video na magli-link kay Senator Trinidad na siya ang mastermind sa assassination attempt sa akin at sa hotel siege. Actually, Mr. President, yun ang gusto ko i-discuss sa inyo. Of course, I want us to win this case, pero hindi tatayo ang kaso natin kung ipipresenta nating ebidensya ay nakuhang video ni Attorney Domingo. Dahil ayon sa batas natin, may inherent illegality ang anumang video or audio recordings na kinuhanan without the consent of both parties. I'm sorry to say this, pero hindi natin magagamit ito bilang ebidensya. Teka lang, ang ibig mo bang sabihin hindi natin pwedeng idemanda si Madam Allegra? Madam First Lady, pwede naman. It's just that mahina ang kaso natin kung yan ang ebidensya natin. So I guess our only chance is that aminin ng CBG members na ang nagbayad sa kanila ay si Senator Trinidad. Ayun na nga ang problema, Glenn. Hanggang ngayon nagmamatigas pa sila at ayaw nilang umamin. I'm sure ginawa nila yon dahil malaki ang nakuha ng pamilya nila. Tama kayo, Ma. I think there is another way. Lola, pababa na po si Mommy. Naghahanda lang po sila ng dinner. Ayun! Sigurado, Nathan, masarap ang pagkain ko sa palasyo, no? Oy, Impact! Layuan mo yung apo ko, ha? Nathan, dito ka. Ako, dito ka. Lumayo ka dyan, ako! Ako! Lumayo-layo ka dyan. Si ate naman, mukha ba akong may rabies? Oh, hindi ba? Oh, sige, dyan ka na lang. Mukhang bagay ka dyan, eh, no? Hi, Mommy! Hi, Mommy! Melody, meron pala kaming... Kaya na nga lang, kaya na bigay. Bigay niyo. Joke lang. O, sige na, ibigay mo na kay ate. Meron pala kaming munting pasalubo pa si Melody. At lalapit pa talaga. Lalapit pa talaga. Di ba? Ate, treat ni Jasper to. Dahil na-promote siya sa trabaho. Saktong-sakto naman pala, pagkatapos natin ng dinner, meron tayong dessert. Oo! Oh. O, oh, yun na, nakanda na yung dinner. Kaya na, no! Sige na! Sige na! Sige na! Yeah! Ate? Oh, Jem Rose. Ano problema? Ha? Ako, may problema. Wala akong problema. Ano ka ba? Ate, alam kong naging masamang kapatid ako sa'yo, pero kilala kita. Kung ayaw mong sabihin, di kita pipilitin. Pero pag ready ka na, nandito lang ako.
Gem Rose, sa totoo lang, hindi naman siya problema eh. Hindi problema. Pero yung mukha mo nga, ang bigat-bigat eh. Gem Rose, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang maingay ah. Sa atin lang to. Oo, ate. Galing kasi ako sa doktor kanina eh. Buntis yata ako. Magkakababy na kayo ni Kuya Glenn! Congrats sa ate! Kaka maingay. Baka marinig ka rin na nanay. Ha? Eh, ba't ayaw mong sabihin kina nanay? Eh, siyempre. Gusto kong makasigurado. Ayokong umasa ulit tayong lahat at mag-expect. Kasi baka maulit yung nangyari last time eh. Nasaktan na naman tayo. Pag false alarm na naman. Sa bagay, naiintindihan ko. Eh, si Kuya Glenn, naku, siguradong tuwang-tuwa yun, no? Actually, Gem Rose, kahit kay Glenn, hindi ko pa nasasabi. Bakit? Pero nagpa-schedule na ako ng ultrasound. Kapag confirm na, sa ako na lang iyakanan sa lahat. Basta, yung pangako mo sa akin, na hindi mo sasabihin kahit kanino. Oo, ate. Promise yan. Yung promise mo kapag hindi totoo yan, PSG na bahala sa iyo, ah. Uy. Joke lang. Ano ka ba? Mote. Ate. Salamat, ah. Sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo, titiwala ka pa rin sa akin. Siyempre. Kapatid kita eh. Halika na nga. Sige na. Kain na tayo. Alam ko naman gutom na gutom ka na eh. Di ah. Oo? Konti lang. Halika na nga. Sige na ate. Kain na tayo. No, malamig na ate. Magpalamig muna po muna kayo or kape. Mukhang malayo-layo pa po ang nilakbay ninyo. Huwag po kayo mahiya. Ah, nandito na po si President Glenn and si Madam First Lady Melody. Magandang araw po sa inyo. Maupo po kayo. Upo po kayo. Sige po. Bakit niyo po ba kami pinapunta dito? Parurusahan niyo rin po ba kami dahil sa ginawa ng mga asawa at anak namin sa pamilya niyo doon sa hotel? Nako, huwag po kayong matakot. Hindi po namin kayo paparusahan. Naniniwala ho ako na nautusan lang po ang mga kamag-anak ninyo para gawin ito. Hindi ho fair na mga kamag-anak lang ho ninyo ang mapaparusahan. At yung mga taong nagbayad sa kanila ay tuloy ang paring nakakalaya. Ginagamit lang po nila kayo. Wala ho silang pakialam kahit na mabulok ang mga kamag-anak nyo sa loob ng bilangguan habang buhay. Inuuna ho nila ang kanilang sariling kapakanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung meron ho kayong nalalaman tungkol dito, tulungan nyo kami. Nangangako po ako sa inyo lahat na gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Makipagtulungan lang po kayo sa amin. Mr. President, mabuting tao yung asawa ko. Napangakuan ng malaking halaga. Kaya niya nagawa yun. Gusto lang naman niyang magkaayos silang mag-ama. Kaya napilitan siyang tanggapin yun. Si Lolo. Sino ho ang nag-utos sa asawa niya?
Sige ho, huwag kayong matatakot. Tutulungan po namin kayo. Si Senator Allegra Trinidad po. Hindi ako, Edna. Huwag natin madali na ka. Pero masaya na ako na malaman mong may pagtingin ako para sa'yo. Salamat. People will ask, bakit hindi ulit kayo ang tumakbo for the presidency? No offense, Melody. Naniniwala ako na dapat si Melody ang tumakbo. Dahil handang-handa na siyang mamuno bilang presidente. I also have information. Si Senator Trinidad din ang nag-finance sa Kapulong Breakaway Group para lusubin ang Metro Pacific Hotel at nagtangkang patayin ang buong First Family. At hindi lang po yun. Inalok din po kami ng pera ni Senator Trinidad para manahimik sa mga nalalaman namin. Marnie! Tawagan mo si Attorney Luchauco. We have to do a lot of major damage control. Yes, madam. Bella, friend, kailangan namin ng contribution mo dahil magaganap ng pinakamalaking undercover operation dito sa palasyo. Sige, kailangan natin mahuli si Marnie. Ma, napapadalas na yan pagiging makakalimutin ninyo. Glenn, kailangan na natin ipa-check up si Mama.